tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. That was magandang simulain by the band Daddies of Philippines. Actually, yeah. The song is very nice. Napakagaling. Thank you, thank you. And probably, yan yung probably I'm going to ask first Pep sa'yo, no? Obviously, she is a guest female vocalist of the band. Yes. And we just have to thank whoever she is. Elona Mel. Elona Mel Rodriguez at saka yung asawa na Raymond Rodriguez. Emo. Okay. Yeah. Galing. Yung nag-backup na lalaki, ayun. Ang storya kasi noon, kailangan nilang gumawa ng isang kanta para sa lolo nila na kuman, kinuha na ng liwanag noon, kailangan nilang i-dedicate yung song na yun. So, kinuha nila ang Daddies of Duty para gumawa na. Okay. Okay. Tapos yung isa kanina na kanta na Gintong Corazon, na nandiyan si Roel, di ba, yung nakikinig. Ginawa ko po yun para dun sa anak na sinaanak ko nung namatay dahil sa sakit. Wala siya. Kumana. This is the reason why I'm really, you know, I'm really so glad I'm doing Napalm, because yun yung ang daming ano eh, ang daming artists, ang daming magagaling na ano na untapped artists dito, Pinoy artists, musicians sa Pilipinas, na all they need is just to be highlighted just like that para makilala sila kahit papaano. Yung story nung kanta na yun, balayo, patagal na naman ito kung nagawa, 1998 na naman. Nung sa banda ko pang, Public Repentance, ang nag-compose niyan ay si Oscar Makasahin, and so nanonood siya. Dinagdagan ko na lang sa, tapos ang keyboard, the keyboards niyan ay si Jonathan Pagayawa. So sinama ko siya sa DOD na album. Tapos may guest singers and then kung narinig niyo yung babae, si Yanis. Thank you sa inyo. Kumayag kayo na i-release at album ng yun. Yun. Play with heart. Kasi kahit kung hindi mo gagawin yun, parang di mo tutugtog ka lang, parang wala lang ding ano. Pero kaya kailangan lagyan mo lang ano eh, ng puso. Kumbaga tawin lang. Pag tutugtog ka, lagyan mo puso. Kahit di ka magaling, lagyan mo ng puso. Gagaling ka doon. Yun yun eh. Kahit hindi, well, hindi naman tayo, kahit hindi naman kakagalingan. Pero yung passion mo, yun yung mag-aano sa'yo, magta-train sa'yo kung paano mo pakinggan yung bawat ano eh, bawat nota ng kanta. Saka yung takbuhan. Yun na yun. Kung gusto niya talaga yung banda, excited ko lang yan. Tapos mag-aral ka mabuti, mag-graduate ka, pero kung gusto mo pa rin tumugtog, sige na, tuloy-tuloy ba, yun nasa puso. Diba? Pero kung meron kang nasa isip na kakaiba na gagamitin mo to sa kasamaan, wag na lang. Wag mo na lang ituloy. Diba? Man-checks ka na lang na musika. Okay naman yun eh. Diba? Pero ito kasing musika, ginagamit to as a weapon eh. Katulad kami, ginagamit namin para tumulong eh. Diba? Hindi natapos na kami dun sa ano eh, sa ano tawag nila dun, tugtog pera o chapsuyan, gano'n. Tapos na kami dun sa era na yun. So kami more on pagtulong na sa mga nangangailangan. At may mga trabaho naman kasi kami. Kaya nga kami mga daddy eh, diba? Kung gusto niya talaga yung banda, excited ko lang yan. Tapos kung trabaho, mag-aral ka mabuti, mag-graduate ka, pero kung gusto mo pa rin tumugtog, sige na, tuloy-tuloy ba, yun nasa puso. Diba? Pero kung meron kang nasa isip na kakaiba na gagamitin mo to sa kasamaan, wag na lang. Wag mo na lang ituloy. Diba? Man-checks ka na lang na musika. Okay naman yun eh. Diba? Pero ito kasing musika, ginagamit to as a weapon eh. Katulad kami, ginagamit namin para tumulong eh. Diba? Hindi natapos na kami dun sa ano eh, sa ano tawag nila dun, tugtog pera o chapsuyan, gano'n. Tapos na kami dun sa era na yun. So kami more on pagtulong na sa mga nangangailangan. At may mga trabaho naman kasi kami. Kaya nga kami mga daddy eh, diba? Speaking of trabaho, ano,
speaking of trabaho, what do you guys do? Ikaw, Pep, anong saan ka connected? Anong industry ang trabaho mo? Sa motorcycle industry, Motor Central. Wow! Yes, Motor Central. Ayan, sige. Yes, yeah, sa mga motor. Ayan. Baka kukuha ka motor. Interesante ako dyan. Sige. How about si Brian? Ano ka? Anong industry ang... Business. Ano ba? Music instruments? May studio rental, may tattoo, and yun. Conditioning. Kasama na ba yun dun sa binigay mo sa aming announcement on board? Saan yung studio mo? Nabigay ko na near Rosario, San Pedro. Kasama na. Steers. Kasama na din. Kasama na din. Di ata na sa amay. O, malig ka na nabigay. Sige. Hindi, promote mo na ngayon. Sabi mo na lang mamaya. Promote mo na ngayon. Oh. So, ang pangalan ng studio ay? Steer Studio. Steer Studio, located sa? Rosario, San Pedro. Yan, Rosario, San Pedro. Yan, sa mga bands na malapit sa San Pedro. Yan, hanapin niyo yung Steer na rehearsal studio. Recording ba? Nag-ano na rin? Kaya? Ano? Not yet. Rehearsal muna, rehearsal studio. Yan. Okay. How about si Bernard? Ayun. Yun, nakita niyo. So, warehouse supervisor. Yan. Yeah. Nasa clothing line ako. Okay. Nag-distribute kami sa mga malls. Yung number one. So nakita namin, distribution, facility ng company mo. Oo. Kaso lang yon, parang staging area lang yun eh. Okay. Iba pa yung pagbabatuhan ng kung kinuha yung certain item, may gagawa na at i-distribute na sa warehouse. Sa meeting malls. Okay. Okay. How about si Ramil? Anong aside from music, anong nagawa na? Ano po? Bali, safety officer po ako. Yun! Ayun. Sa planta. Safety officer. Ako. Ayun. Meron kang coach. Kumbaga, tama ba? Yung ba yung basic operation? Boss at coach po. Yan. Okay. Basic operation ng setting. Magandang trabaho yan. In demand. Kailangan safety ko lagi. So, ngayong COVID, ba kayo? Kumbaga, involved kayo sa mga procedures na kailangan gawin sa kumpanya? Kumbaga, kayo ba kasama kayo sa nag-implement? Wala. Safety protocol po. So, in-implement pa rin namin yung safety protocol po. Okay. Ayan. Yeah. Charlie, do you have any questions for the band? Well, actually, that would be it, no? So, later when we come to the next segment, we will ask everyone for their message to our viewers. But before that, we will pause for a short break. Stay tuned here on Napalm, your new Pinoy alternative music source. Magbabalik ang new all-Pinoy alternative music. New all-Pinoy alternative music. Only here on V81 Radio, South Manila. Enjoy ang pakikinig sa V81 Radio kahit saan. We are now on your Amazon Echo devices. Just say, Alexa, play V81 Radio. At enjoy ang inyong mga paboritong Pinoy music 24/7. Sabihin lang, Alexa, play V81 Radio.
kabayan. Nahuhumsik ka ba? I-download na ang aming mobile app at mag-enjoy sa mga kantang Tatak Pinoy and feel like you're home. The V81 Radio mobile app, available in the App Store and Google Play Store. V81 Radio mobile app, free now, free forever. Balikan na natin ang New All Pinoy Alternative Music. New All Pinoy Alternative Music. Only here on V81 Radio, South Manila. Okay, welcome back. You're still here on Napalm, your new All Pinoy Alternative Music source with our guest artist of the week, Daddy's Off Duty. Okay, so I think before we end this segment, Parts, we have to do our duty of announcing our sponsors here in our AOB. So we would like to announce first that, you know, to all of our viewers and listeners and our communities that we are involved with, that we are promoting your songs and composition. Ito po lahat sa mga banda to, no? And even musical artists. That they should send their songs to us and their compositions, original Filipino music po, and we will promote them in our show or our we will include them in our V81 Radio master list of songs that we will be playing very soon. We're going to the final stages of just doing a quality check at we announced na po namin very soon kung saan yung mapapakinggan ang lahat ng compilation ng alternative music na given to us by 13 bands so far. Okay? Ang format po ng ating music na dapat ipadala ng ating mga artists are at this format. Itong artist, song title po, it has to be formatted via MP3 and the rate po is 44/100 hertz para maganda ang quality. So next slide is we are V81 Radio and Napalm and all the programs that we have is actually viewable via Facebook Live and YouTube. Doon po sa base doon sa mga schedules na ng mga shows na yan. If you are based in the US and Canada, you can also use your Amazon devices and call upon play V81 Radio at automatically play niya po. If you don't want to view it rather than listen, you can do so via Spotify and TuneIn, yung app po yan. Then we have certain shows po that are broadcasting in podcast mode. So you can stay tuned with them or listen to them via Apple Podcasts and Google Podcasts. If you like our shows and try to actually view what kinds of shows that we have and all the hosts and all the contents and our past programs, you can do so. Check out our V81 Radio website. And kung gusto nyo po ang 24/7 music, listening to the music, parang Spotify po. But we at V81 Radio have our own app. It's available on both Android and Apple via Google Play and App Store. So next slide po, we would like to thank our one of our sponsors for providing us our video and audio solutions. Ito pong InnolutionCorp.com. Makikita nyo po sa slides nila ang kanilang mga brands na kinikerry, and there it shows also their telephone numbers, their cell phone and email addresses. So please go to www.innolutioncorp.com. Okay. Man. For IT solutions, hardware, software, we have our sponsor, Code Disruptors INC. You may call us at 0998-582-7731 or visit us at www.codedisruptors.com. For recording studio, if you're looking for a world-class recording studio, we have Spirita Recording Studio. Call them this number 866-17941.
located at Unit 606 Globe Telecom Plaza, Pioneer Highland Condominium Tower Street. Barangay Barangka Drive, 1st Pioneer Street, Mandaluyong, Calacan, Maynila. For vivid photographs, yan. For photography, you may call them at 0917-707-7868 or 0961-726-8041. Yan, vivid photographs. And we also have yung binabakit kanina ni Pep. We have Mangpox. Kaya lang walang details. Pep, pwede ba natin tawagin si Pep? Yeah. Yan. Pep, yeah. Saan ba kayo sa yung Mangpox? Imus Cavite. Yeah, buhay na tubig, Mangpox. Tumutulong din yan. Nung nagkaano tayo, nagka-COVID tayo, nagbigay yan ng mga pagkain, nagpapasok sila ng mga taong nagluluto. Hmm. So, malapit saan to? Sa Cavite, Pep? Anong landmark nila? Imus. Buhay na tubig. Buhay na tubig. Yan. Okay. Sige. All right. So wala na tayong ano, but anyway, wala na tayong AOB, no. So I just like to remind our program viewers that we pagkatapos po ng programa natin, there are two more programs that are following us, and those are Let's Chat with Tita Gracie at 6 p.m. Hosted, of course, by Tita Gracie, and at 9 o'clock, hosted by Papa Kiko, Papa Bear, and Doc F. The program is Musta Pops. So let us all call our band members, our guest artists of the week, daddies off duty, to the stage, and tell them, you know, ask them for each and everyone, ano po ang message nyo sa libo-libo nyong mga fans at viewers, kasama na mga relatives nyo na sumusuporta sa inyo. So I think unahin na muna natin sino? Si Ramil. Sana maraming salamat sa pagsuporta sa Dance at Duty. Sana matapos, kahit matapos yung pandemic natin, eh, may tuloy natin yung ginagawa natin sa pagsula. Salamat pa. Okay. Si Bernard naman. Ayun, dun sa mga fans namin na ano, na laging nandun sa mga live performance namin, very thankful kami kasi nandun kayo palagi. Tsaka hindi namin tatapusin yung adhikain namin na tumulong. Tuloy-tuloy yan. Medyo limitado lang galaw natin, pero tutulong-tutulong pa rin kami. Okay. Thank you, Bernard. How about you, Brian? Thanks. Thank you for all the clients and sa mga nagsuporta sa Daddies of Duty. Even though minsan hindi namin tutuloy yung pag-ibrahin. Kasi busy sa busy talaga eh. May kanya-kanya yung mga work. So, thank you pa rin. Masuporta pa rin. Okay, and last but not the least, Mr. Pep. Yun. Siyempre marami akong pagsasalamatan. Thank you sa lahat ng tumutulong sa amin ng mga bars like Archipelago, Mangkok, Pang Rudy sa Makati, siyempre Moonshine Clothing sa pananamit ko. Thank you very much. Ano pa ba? Sa lahat ng mga naniniwala sa adhikain namin since 2011 hanggang ngayon, hindi man kami makagalaw pa, I'm sure next year siguro matatapos na pong kalokohan ng COVID na to. Eh, diretso na tayo ulit sa pagtulong. Sa lahat ng nagmamahal sa banda namin, POD, maraming salamat. Kung may nagmamahal sa akin, salamat din. Yun. Napatawa si Bernard eh. Ewan ko ba. Shout out sa mga nanood. Siyempre, Raul Manalo, Paring Ruel, thank you. Boots Di Maunahan, Happy Things, Gian, thank you. Raul Garandang, thank you. Sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, thank you very much. At siyempre, V81 Radio, thank you very much, Sir Charlie and Sir Barnes, thank you. Thank you. Guest ko kami dito. Sa uulitin, pag may album kami bago sa akin. Yes. Sure. Walang problema. Okay.
So how about you, Marks? Ah, sige, siyempre, salamat. That is day off. Yan, kay Pep, kay Brian, kay Bernard, kay Ramil. Kayo ang last guest namin for this season. So, ito yung ano eh, ending ng season 1. So, sana yung mga nakinig sa atin ay nandyan pa rin kayo sa season 2. Kailan tayo mag-start season 2? Tama ba? Last week ng August, ano? Kali, tama ba? Well, actually, we will announce na lang. Pero ako, as far as I'm concerned, kung kaya natin by next week, walang break, let's proceed, di ba? Ayan. So, yun, I would like to thank yung mga laging na nakikinig nito yan. My good friend, Raul Carandang, yung mga naging guests natin, Viewing, yung sila Lido Lataha, sila Viewing, sila Injet, Pampanga. Ayan, hindi ko maalala lahat. Pero, ayun, of course, sa family ko din, nanay, tatay ko, anak ko, wife ko. So, yan. Charlie, thank you dahil hindi ako mapupunta dito sa Napalm. Charlie actually ang nag-recruit sa akin dito. Kalaman ni Charlie to. Ayan, thank you, Charlie. Thank you, Sir Rolly. Thank you, ayan, kay Sir Rally sa ano, for bringing this opportunity to the Napalm. Okay, well, anyway, from me parts, no, this is just like the message of Pep. This is also an advocacy for me, and this is, we are just doing our first season. Definitely there are more seasons to come, more gigs, more events, and more plans. Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.